Hi guys, good morning. Ayan, so today it's our second day dito sa aking quarantine room. And i-share ko sa inyo kung ano itsura ng aking room. Ayan, so sandali lang kasi medyo makalat yung ating kwarto, ano. So, gusto ko lang bigyan kayo ng hint. Ang kwarto na to is isa siyang apartel, hindi siya hotel, isa siyang apartel. So, hindi lahat ng OFW ay mapupunta sa hotel, mapupunta sa ano. Pero ang the best thing na nangyari is that ang apartel, kahit apartel na siya, apartel lang siya, ang linis kasi bago. Ang linis, ang ganda, sobrang cozy, may aircon, sobrang ano, parang feel at home ka. Yung parang nag-staycation ka lang, ganun. Pero hindi ka pwedeng lumabas, of course. So, yun. Kompleto din dito sa aking room. Meron kaming, papakita ko sa inyo ha. So, wait lang. So, basically, ganyan yung itsura ng aking room from the door. Ayan, yun yung room, yun yung window. Ayan, yun yung room, yun yung window. Ito yung kama. So, kumuha lang ako ng 2 beds kasi sasahig ako natutulog kasi hindi ako sanay matulog sa pabag. So, nilagay ko dun yung mga gamit ko. Ayan, kung makikita ninyo, mga gamit ko po lahat yan. And then, ayan. Ito yung aking room. Ayan, may bintana. Mayroon akong aircon and may TV and may intercon. Ay, telepono for. Just in case kung kailangan mo tumawag sa inyong parent, facilitator. Ayan, meron kaming dial. Meron akong dial something. Ganyan. Tapos, this side naman is yung ating, what do you call this? Lababo. So, ikot tayo. Ito yung door. Yan, yan yung door. Ayan, kung makikita nyo, yan yung door. Ayan. Naglagay ako ng basahan dyan. Yung mga pantalon na luma, yan yung pinanggawa kong basahan. Kasi walang basahan sila, pero meron silang towels. Ayan. Yung normal hotel feels na may towels ka, one for body and one for the hair, ganyan. So, ayan. Naglagay lang ako ng mga luma kong damit dyan. Ayan. Tapos ito yung door. Tapos, ito yung aking cabinet. Pagpasok mo mula sa door, meron ka ditong mga cabinet, ganyan. Tapos, meron tong lababo sa baba. And then, this side, pupunta ka naman, meron dito yung ating banyo. Sobrang linis ng banyo. Ayan. Ayan. So, ito na yung ating banyo. Kung makikita ninyo, yan yung ating banyo. Sobrang linis. May heater ako. Ayan yung towels na yan. Isa dyan is wala dyan yung towel kasi lahat yung towel na yun akin. Pero nagbibigay sila ng body towel and hair towel. So, yun. Pero akin lahat yan kasi may dala akong towels eh. Ayan. So, ito yung banyo. Tapos, ito yung heater. Ayan. Malinis siya. May balde, may shower, may gripo. And sobrang bago nung ano. Yung chinelas nila sa kanila din yan. Bago din yan. Pero silang trash bin. Ayan. Pero, ano. Ayan. Yan siya. Sobrang linis, sobrang bago, sobrang cozy, sobrang sarap na feels. Hindi yung madumi or ano, basta bago siya. Ayan, so, and dito naman tayo na side. Kasi I can sinasabi ko sa inyo dati na, wait lang. Ano natin? Ayan, hindi pala. Kama ko na side, tapos yan yung, ano, ganyan lang. Mga luggage ko, nandyan lang lahat. Tapos ito yung bintana, ito yung aircon. Ayan guys, gusto ko na explain yung about sa AC kung bakit meron siyang plastic na ganyan. Ako na ang naglagay niyan kasi yung aircon nila bagong-bago. Tapos ang laki ng butas ng aircon nila. So ang ginawa nila is nilagyan nila ng styrofoam bawat gilid. So nakikita mga butas na maliliit na pwedeng labasan pa ng malamig na hangin. Ang ginawa ko, nilagyan ko na lang ng plastic para hindi na siya lumabas yung ano, pumapasok kasi yung init. Kasi dito sa side ng kwarto ko, ano siya, mainit. Mainit kung ano, meron akong blinds, ayan. Pag masobrang init na, siguro mga 3 o'clock ng hapon, mainit na siya. So, binababa ko na lang yung blinds, tapos yun, nilagyan ko na lang ng ano, plastic para... Diba? Para hindi lumabas yung butas. Kasi may butas pa siya dyan eh. Para hindi lumabas yung lamig. So, paraan lang din tayo mga OFW, diba? So, yun. And then, ito yung ating TV. Ito yung tables and chair. Ayan. Yan siya.
Tapos, punta tayo sa bintana. Ayan. So, makikita niyo sa ating bintana, guys. Ito yung ating view. Ayan. Yan yung ating view. Binuksan ko lang yung bintana kasi para makita ko yung ano, makita ko yung, ay, pumasok yung hangin. Alam niyo yun. Ayan. At saka yung init kasi sobrang lamig ng aircon. So today, medyo cloudy yung ating langit. Ayan, mga buildings. Ayan. Ito naman yung ating tsura sa kanilang labas. Ayan. Ganyan lang. Ayan, ang ganda. Ang ganda. Ayan. So, yun guys. Yun yung ating room tour. Ayan. Quarantine room tour. Ayan. So, yun lang. And may mga video pa ako ni-upload sa susunod. Tingnan natin kung ano pang ma-upload natin. Kasi meron akong, madami akong experience na gusto kong i-share sa inyo during ng pag-uwi ko dito. So, yun guys. Mga tips kung anong dapat gawin. Mga tips kung anong dapat dalhin. Mga tips kung ano ang dapat i-ready. Ganun. Mga sinasabi nila sa amin ng mga facilitator, parent facilitator namin para i-share ko sa inyo kung ano yung mga ano nila. For now, pinakita ko lang sa inyo yung ating, ano, pakita ko rin pala sa inyo yung ating, ito, may mga cabinet pala dito. Ayan, may mga cabinet dyan. May mga, yan. May cabinet din dito. Yan. Yan. May mga cabinet dyan. Yung ating, ano. So, hindi ka talaga maano. Tapos, meron din kami ditong mga luinitan ng tubig. Kaso lang, nandun sa labas kasi, for, ano siya, kasi para hindi siya, kasi meron daw natatakot yung iba dito kasi yung iba na mga OFW daw, unan, kumot, tuwalya, binibit-bit pa uwi. So, it's so sad. Nakakasad yung mga ganong eksena. So, yun. Kailangan talaga na maging ano naman din tayong mga tao. Uy, maging disiplinado man tayo. Uy, grabe naman yun. Uy, yung pag-aari dito sa hotel, pag-aari ng hotel, huwag na tayo mag-nenak, no? Kaya nakakasama naman ang loob sa mga ano yan. Libre na nga tayo lahat. Abusado pa. Huwag ganun, boy. Masama yun. Masama yun. Kaya yun, doon na lang nalalabay sa yung... Dati daw naglalagay sila dito ng rice cooker, ng kettle sa loob ng bawat kwarto. Ang problema mo, binibit-bit ng mga OFW day. Kaya wag na. Hindi na nila nilagay. Hihingi ka na lang ng tubig mainit or magpapaluto ka, magpapabili. Yun. Yun nga ang sinasabi ko eh. Dapat kasi tayo pagkakatiwalaan sana. Eh, ang problema nyo, mga abusado tayo. Kaya yan, tuloy. Instead na easy access mo na lang sana yung tubig, easy access mo na lang sana yung water heater, easy access mo na lang, gusto mo magluto, may rice cooker ka sana. Kaya ang problema mo, binibit-bit nyo pa uwi. Kaya ang nangyayari, ayun, bibili ka na lang ngayon. Manghihingi ka ngayon, tatawag ka palagi, o pahingin tubig, pahingin mainit na tubig, pahingin ganito, pahingin ganyan, ganun. Diba? Sometimes kasi, pag binigay na yung kamay, huwag nyo nang kunin yung braso, pati buong katawan, nakakahiya naman, huwag ganun. According naman ito sa mga facilitator ha, na nagmamay-ari ng mga hotel, na ganun talaga, may mga ilan-ilan talagang gumagawa ng ganun, na pagtingin nila, wala na yung kettle, pagtingin nila, wala na yung rice cooker, mga ganun. Kaya, nakakalungkot. So, huwag naman sana tayong ganun, okay? So, yun guys. Dito na lang muna yung video ko kasi magbibideo din ako kung anong mga pwede ko pang i-video na i-share sa inyo base sa mga pag-uwi ko dito. Okay? So, yes. Bye! See you later. See you soon. Bye!